We now have Henry Omaga Diaz on the line to give us an update on what's happening there in Lahad Datu Sabah. Henry. Hi, Ron. I just talked to the relatives of Raja Muda Kiram, who are here in Sabah, and they confirmed that the firefight has begun. Nagsimula na itinatawag na assault ng Malaysian forces early this morning, and right now it's ongoing. And according to him, according to them, marami na ang namatay doon sa firefight. Pero ang problema, medyo mahigpit yung pagbabantay ng mga pulis doon sa perimeter. Walang makakapasok, walang makakalabas. So hindi rin makapunta doon mismo sa area kung saan nagaganap yung firefight. Even the media, lalo na ang media, are not allowed to go inside the area. So, but we have talked to this, several people who are in the know, who are in a position to confirm, and they confirm that the firefight has already begun, Ron. Henry, ang sabi ni Abraham Jirani, mga 10:30 or 10 o'clock nila na confirm or na receive yung information, nakuha yung informasyon na nagkakabarila na. Was that the same time that it was happening? I'm assuming it happened a bit earlier para makatawag pa si Raja Muda sa Sultanate of Sulu. Eh. Pero mga nang oras na gumpi sa yung putukan? Sabi ng mga nandoon, eh mas maaga pa. Mas maaga pa na earlier than 10:30. Pero may habang tumatagal, eh lalong nagiging tensionado sa area, eh lalong dumadami yung mga casualties. Ito lamang ang support sa atin nung mga nandun sa lugar na yun. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung resulta, kung it is already over or ilan na ang patay sa panig ng grupo ni Raja Muda at o ng mga pulis. Dahil hindi nga tayo makapasok sa area, malayo pa lang, several kilometers away, everybody is already prevented from coming in sa area. So, pero hindi mo nga madidinig yung putok doon sa perimeter kung saan nakaset up sila. No? Pero apparently, it's ongoing right now. Doon sa lugar doon sa Tandao, it's about 180 kilometers from Lahad Datu, and dito sa Lahad Datu and several other towns in Sabah, medyo naghihigpit na rin mga police. Makikita natin yung presence ng mga police, mga sundalo, dahil isa sa mga kinakabahan ng Malaysia, ay yung maaring grupo na kaalyado ni Raja Muda o kung meron man dito sa Sabah na maaring mag-react in case na mangyari itong firefight na ito. So medyo matindi ang siguridad ngayon dito sa paligid ng Northern Sabah, Ron. Okay. Ang alam natin na, Henry, meron tayong mga around 200 nakasama doon sa grupo ni Raja Muda. May estimate ba tayo kung gaano kadami yung Malaysian forces na humaharap sa kanila? Sa ground, hindi sila visible. Hindi mo makikita. Makikita mo lang yung mga ilan-ilan mga sundalo na nakabantay, ano? Pero according to our sources, doon mismo sa Tandao Village, around 400. At kahapon tinanong ito sa isang press conference ng police commissioner kung kaano sila nakarami. Of course, the commissioner declined to nasabihin kung gaano sila. Pero ang sabi ng police commissioner, enough to subdue them. Ganun ang kanyang statement. Mm-hmm. More than enough to subdue them. So, kung estimated na 170 to 200 yung mga tao ni Raja Muda Kiram, mas marami ito. Definitely doon sa mga tao.
ni Raja Muna Hiram. Pero ito ay nakaposisyon na, matagal na nakaposisyon ito sa paligid ng bayan ng Tambaw. Naghihintay na lamang ng go signal mula sa KL, mula sa gobyerno nila, mula sa mga official, matataas na official nila. At matagal na itong kinukoordinate ang mga official dito. Maraming nagpunta rito yung pinaka Deputy Defense Minister na mismo para i-coordinate yung lahat. So matagal na ito, panalo na ito ng Malaysian government. Naghihintay na lamang ng tamang panahon, Ron. Okay, pero medyo nakaagulat pa rin ito, no, Henry, kasi in your reports this week, in one of your reports, may nakausap kang parang official pa nung Malaysian police na nagsasabing ayaw din nila ng kaguluhan, eh, di ba? Yung medyo na-interview siya, sinasabi niya parang chinecheck lang niya, ayaw din niya ng kaguluhan, tapos ganito nga yung nangyari. Right. Yung assembly man, ano, sabi nga, not much possible. Oh, that's right. They wanted to avoid yung violence, ano. Ganito rin ang posisyon ng Malaysian government. Remember, marami rin kasing dahilan yun. Unang-una, magkakaroon ng election dito. Pangalawa, gusto nilang tansyahin kung itong grupo ba ito ay si naka-confine lang kay Raja Muna, mm-hmm, o meron pang ibang grupo na nakatago, naghihintay lamang ng panahon o naghihintay lamang kung mag-umpisa itong firefight. O kaya ano ang magiging implikasyon naman dito doon sa kanilang posisyon na sa kanila yung saba, no? Sa panig ng Pilipinas, siyempre ang tinitignan din natin ay kung may mga grupo ba ito sa Mindanao naman na makikigulo rin. Pag nag-umbisyo rin, gulo rito sa Saba. Meron bang mga sympathizers ito sa Mindanao na maaaring magsimula rin ng claim, ng muling claim natin sa Saba. So napakaraming mga pag-aaral ang ginawa bago ginawa yung assault na ito. Assault man kung tatawagin, ano? Kasi kahapon, remember, Ron, nagkaroon ng near encounter ng isang araw at ang sabi ng grupo ni Raja Kiram, ito ay nagmula sa Malaysian forces, nagpapatok sila ng warning shot. Mm-hmm. Ang sabi naman ng Malaysian police, hindi nanggaling sa amin yung putok, sa inyo nanggaling yan. Nagkaroon na, nag-increase na yung tensyon nitong mga nagdaang araw. So ngayon nga, finally, kaninang umaga ay nagsimula na yung paglusob doon sa kuta ni Raja Muna. Okay. Henry, dun sa mga report mo din na the past couple of days, may mga nabanggit ka na yung mga sibilyan, lalo na yung mga Pilipinong sibilyan, nag-alisan na, marami sa kanila ang nag-alisan na dun sa lahat dato. Parang nakakaramdam na rin naman sila na malapit na magkaroon ng kaguluhan dun, no? Oo, ang sabi nga nila talagang natakot sila nung dumating si Raja Muna. Actually, hindi taga ron ang grupo ni Raja Muna. Ang Tambaw ay isang maliit na village dito sa Lahad-Datu, coastal village ito, na maraming mga Pilipino. Halos lahat ng mga nakatira doon, kung hindi yung mga lolo, yung mga magulang, ay Pinoy, na dito na sila pinanganak, kararating lamang nila mula sa either Sulu or Tawi-Tawi o may lahi silang mga Pinoy. So karamihan dun sa village ay talagang may lahing Pinoy. Isang araw, 3 weeks ago, dumating na lamang doon yung grupo ni Raja Muna, at nabalitaan nga nila na nagkaroon ng warning ang kanilang pamalaan tungkol dito, kaya sila nagsialisan. Yung nakausap ko nga ron, yung Pinoy siya, pero matagal na siya dyan sa Tambaw, mga 40 taon ang nakatira, pero ngayon anak niya 12, so napilitan silang umalis doon, at ngayon yung 12 anak niya ay nandun sa isang maliit na barong-barong doon sa katabing bayan. So ang problema nila, paano yung mga kain namin, paano yung kabuhayan namin,
dahil sa nangyari. Pero, Rob, tinatanong ko yung mga taga doon, no? Taga Tandao, kung ano ba ang reaction nila, na nagagalit ba sila kay Raja Muda dahil dito, ginuloy yung buhay nila, eh hindi raw. Hindi raw sila nagagalit, naiintindihan na rin si Raja Muda, pero kung tanongin mo sila, naniniwala ka ba na ang Saba ay para sa Pilipinas o Malaysia? Ayun ang hindi na nila sinasagot. Ay, hindi ko alam yan. Nandito lang ako para mamuhay o napagpad lang ako dito para naman sagot. Mm-hmm. So, maraming. At dito sa mismong lahat dato, maraming mga Pinoy na nakatira at naninirahan. So, isa yun sa mga kinukonsidera noon ng Malaysian government dahil maraming ang mga Pilipino sa ilang bayan dito sa North Borneo. Kung ano magiging reaction o kung may grupo ba rito na makikisimpat siya at ano mangyayari sakaling mag-ubisa yung assault ron. Okay, Henry, nabanggit mo na meron nga mga voluntarily nag-evacuate at lumisan doon sa lahat dato. Pero meron bang nagkaroon na Malaysian government initiated na warning doon sa mga tao na medyo kung maaari umalis na muna doon para lang kung sakasakaling magkagulo hindi sila madamay. We're just trying to establish and look for any indication that this would happen today. Kasi mga huling mga binabalita natin lagi is na-extend yung deadline, tuloy, parang nagkakaintayan lang, pero nabanggit mo nga nung isang araw, nagkakainitan na, nagkakabintangan na kung sino nagpapotok ng warning shot. Pero meron bang Malaysian government initiated warning to the civilians to na umalis dun sa area ng kaguluhan? Yes, mismong si Raja Muda kinumpirma sa atin na in the past few days the government's been naguhulog ng leaflets mula sa helicopter doon sa kanilang lugar na nagsasabi doon sa salitang tausog na sumuko na kayo. Na hinihimok silang sumuko, lalong-lalo na yung kanyang mga tauhan. Ano? So, meron na. Merong mga warning. Meron sapat na warning ang police forces dito bago nangyari ito. Sabi rin nung police commissioner sa kanyang press conference kahapon, nag-attempt na rin silang mag-negotiate, meron nang pumasok para lamang ibigay yung warning na papasok sila talaga kung hindi pa rin sila umalis. So kung pag-usapan natin yung babala at pakiusap, remember doon, pati ang ating gobyerno, mismo ang Pangulong Aquino ay merong pakiusap ano, sa grupo ni Raja Muda na umalis na. Pero talaga matigas ang paninindigan ni Raja Muda na hindi sila alis dahil bakit sila paalisin e sariling lupa nila ito, walang karapatan ng sino man na paalisin sila. So yun ang naging talaga matigas na posisyon ni Raja Muda kaya ito, nangyayari na itong firefight na ito. So, Henry, yung nabanggit mo kaninang warning shot, hindi yun yung nangyari kaninang umaga ba? O did this happen another day? Yung nagkabintangan sila? Okay. Noong Wednesday, apparently, naghahanap ng pagkain yung grupo ni isa sa mga tauhan ni Raja Muda. So napalayo doon sa kanilang kuta ng kaunti. At bumungad sa kanya yung mga nakabantay na mga Malaysian Special Forces. Bumalik doon sa kuta, pagsumbong yung tao niya at binalikan nila at yun, nakita nga nila, nagkatapasan sila, nag-fire daw, according to Raja Muda, nag-fire daw ng warning shot yung mga sundalo, kaya medyo umatras sila. Pero sabi naman ng police commissioner, hindi. Ang unang nagpaputok ay yung grupo ni Raja Muda at pinigil nga namin yung aming sarili na mag-fire back
So, nung isang araw pa, meron na mga insidente na ganito. So, yun nga, posibleng may indikasyon na medyo nagkakaroon na ng mas matinding tension dun sa dalawang grupo. No? Henry, may mga ilang beses mo na rin nabanggit na ang Malaysian forces chine-check kung merong posibleng mga allies itong si Raja Muda dyan sa Sabah, Malaysia. Parang ngayon ko lang narinig to. Kailan lumabas tong impormasyon ito na baka merong mga kaibigang grupo si Raja Muda na nandyan na sa Sabah? Well, hindi ito expressly na sinasabi ng mga official dito sa Malaysia dahil medyo alam mo naman dito sa Sabah at talagang naikit sila, hindi sila basta-basta nagsasalita sa media. Uh-huh. Pero kung iyong mababasa yung mga comments ng mga politicians dito sa dyaryo at may nakausap din ako mga official mismo ng Sabah pero off-cam, hindi sila nagpapakita sa camera, yun ang talagang concern na sinasabi ng isa sa mga concerns ng gobyerno bago magsagawa ng assault doon sa area. Gusto nila lang masima, sigurado na malinis ang lahat roon. Dito sa lahat dato, medyo makikita mo na rin ang tensyon dahil marami na rin yung mga mas marami ngayon ang presence ng mga police at sundalo, mayat maya may mga sirens, police sirens tayong madidinig, masyadong busy, masyadong mabilis yung mga activities dito, lalong-lalo na mga special forces, pati ang iba papunta rin sa Tanbao kung saan nangyayari kaguluhan. Pero medyo malayo ito ron, pero dito pa lang, mararamdaman mo na yung tension. Okay, Henry Umaga Diaz, maraming salamat sa iyong update. Mag-ingat ka dyan, Henry. Thank you. Yes, Rod. Mamaya-maya, makakuha pa tayo ng karagdagang mga report. Of course, kasama natin yung ating cameraman na si Nestor Pilio. Titignan natin kung gaano pa tayo makakalupit kung sa lugar ron. Henry Umaga Diaz, thank you very much for that report. Henry in Sabah, Malaysia, reporting that the firefight between Malaysian forces and the group of Raja Muda happened earlier than the phone call received by the Sultanate of Sulu, which was around 10:30. Henry also reporting that he received reports that the firefight is ongoing and many have already died. However, he cannot get more information. Information is very limited. The media, of course, and people and civilians have been the security is tight there, and they're not allowed to go anywhere near the area. And he's still trying to get information. But what he does know is a firefight is ongoing, and many people have died. But that's just a report that he has received. We're still going to double check and confirm that, and Henry will still check more with